Bagsak ang grado ng kampanya kontra-droga ng Administrasyong Duterte para kay dating ICAD o Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Co-chairperson at Vice President Leni Robredo. Aniya, dapat itigil na ang Oplan Tokhang. Sagot naman ng Malacañang, si Robredo ang bagsak bilang chairman ng ICAD. May live report si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Jessica, ang sabi nga ni Vice President Leni Robredo ay matatawag na failure ang drug war ng administrasyon. Sinabi niya ito sa harap ng media matapos niya ipagdala sa Malacañang yung kanyang report bilang dating co-chair ng ICAD. At sabi nga ng Malacañang, ang matuturing na failure ay yung pagtatalaga ng palasyo kay Robredo. Matapos alisin ng Malacañang bilang co-chair ng ICAD o Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs noong Nobyembre, ipinadala pa rin ni Vice President Leni Robredo ang kanyang ulat kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa mga impormasyong nakalap niya sa 18 araw niya sa komite. Ang marka ni Robredo sa drug war ng administrasyon, bagsak. Failure na siya. Dahil yung kampanya laban sa illegal na droga, maraming aspeto ito. Maraming aspeto at nakikita natin, gaya ng sinabi ko sa report, na masyado lang natutukan yung street level enforcement. Yung pagtugis sa mga maliliit na mga pushers at users. Sa ulat ni Robredo, ipinaliwanag na wala pang 1% ng kabuang konsumo ng shabu sa bansa ang naharang ng mga otoridad. Ang basehan daw niya, datos mula sa PNP Drug Enforcement Group na nagsasabing 3,000 kilos ng shabu kada linggo ang nakokonsumo sa buong bansa. Ibig sabihin, 156,000 kilos ng shabu sa isang taon. Mas mababa pa raw sa 1% ang nasabat ng mga otoridad noong 2017, 2018 at hanggang Oktubre ng 2019. Sa kabila ng lahat ng Pilipinong pinatay at lahat ng perang ginasta, hindi lumampas sa 1% ang naipit natin sa supply ng shabu at sa perang kinita mula sa droga. 1%. Isipin na lang natin kung exam ito, ang magiging score ng ating pamahalaan ay 1 over 100. Masyado raw nakatutok ang kampanya sa maliliit na pusher at tila nakaligtaan ang mga malalaking drug lord. Kaya dapat na daw itigil na ang Oplan Tokhang at magkaroon ng pulisiyang nagsusulong ng pananagutan at transparency sa pagpapatupad nito. Pinanadi ni Robredo ang anayay kalat na datos na pinagbabatayan ng kampanya kontra droga. Halimbawa, sinabi raw ng Pangulo na 7 hanggang 8 million ang adik sa bansa. Pero sabi ng ICAD, 4 million lang. At sabi naman ng Dangerous Drugs Board o DDB, 1.8 million lang. Ilan sa panukala ni Robredo, dapat ang Dangerous Drugs Board ang mamuno sa ICAD at hindi ang PIDEA. Pagbuo sa Anti-Illegal Drugs Task Force, pagtutok ng Pangulo sa iba pang bahagi ng drug war tulad ng rehabilitasyon ng mga adik at pag-certify as urgent ng Pangulo sa pagpopondo at pagpapalakas sa Anti-Drug Abuse Councils at Anti-Drug Abuse Offices. Ang Dangerous Drugs Board, pag-aaralan daw ang mga panukala ni Robredo. Gumagawa na rin daw sila ng paraan para masolusyonan ang problema sa illegal na droga sa bansa, gaya ng pagpapatupad ng Philippine Anti-Illegal Drug Strategy o PADS. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kung meron mang failure sa war on drugs, ito ay ang pag-upo ni Robredo bilang ICAD chair. Patunay daw ng tagumpay ng war on drugs ang datos ng nahuli, sumuko at napatay na di umano'y high value targets. Ayon kay Panelo, umabot na sa may 100,000 ang mga operasyon kontra droga. Higit 2,000 naman ang mga naarestong drug personalities. At gaya ng PIDEA, sinabi rin ni Panelo na higit 16,000 sa may 33 barangay ang cleared na sa droga. As of November 2019 din daw, 45 bilyong pisong halaga ng droga na ang nasabat. May higit 400,000 na rin daw ang sumailalim sa mga programa. Git ni Panelo, pinupulaan lang ni Robredo ang mga tagumpay ng Administrasyong Duterte. Hirit pa ni Panelo, wala naman daw palang pasabog si Robredo. When she was threatening this report, she implied na meron siyang mga nandiscovering irregularidad, na akala mo'y bombang sasabog siya. It's a dud. Wala naman siyang sinabi doon na bago. I think she just wants to be relevant. Maraming lumapit
with information. Yung natanggap kong information, isusulat ko kay Presidente. Welta naman ang naging co-chair ni Robredo sa ICAD na si PIDEA Chief Aaron Aquino. Nakalulungkot ang sinabi ni Robredo dahil binaliwala umano nito ang mga accomplishment ng gobyerno sa nagdaang tatlong taon. Political na pag-atake lamang daw ito laban sa Pangulo. Sabi ni Aquino, ang batayan daw ng tagumpay ng war on drugs ay ito. 16,706 na barangay daw ang na-clear na sa droga. Bubaba rin daw ang nationwide crime incidents mula 2016 hanggang 2019. 45 billion pesos na halaga ng droga daw ang nasabat ng PIDEA sa loob ng tatlong taon. Lumabas din daw sa survey na aprobado ng nakararaming Pinoy ang war on drugs at nananatiling mataas ang trust rating ng Pangulo. May pagkukulang daw sa rehabilitasyon na aspeto ng programa pero ginagawa na ito ng paraan. Nasa final phase na rin daw ng pangangalap ng datos ang DDB para ma-update ang bilang ng mga user at pusher. Wala pang sagot ang PNP kaugnay rito. Jessica, may reaction din no si Senador Bato de la Rosa, ang dating implementer ng Oplan Tokhang, at kaya sinasabi saan daw kaya galing ang datos ni Robredo at baka raw pinipilit lamang ni Robredo ang mga datos na makakasira sa gobyerno o ito ay pinipili lamang ni Robredo ang mga datos na makakasira sa gobyerno, sabi niya. Dahil pinipilit umano nito na mahigit na sa 20,000 ang biktima ng extrajudicial killing. Sagot naman po ni Robredo dyan ay sigurado siya sa kanyang mga datos dahil ito raw, Jessica, ay nakalap niya doon mismo sa mga pulong nila ng ICAD. Jessica? Ayun nga ang interesting point dito, Sandra, no? Kasi yung source ng information ni VP Robredo ay assume, no? Eh, nakalap niya when she was ICAD co-chair for 18 days. Pero ibang-iba doon sa datos na ipinipresenta naman ng PIDEA at ng gobyerno. Jessica, ang sinasabi niya, actually kung aanalisahin, no, magkaiba lang ng presentation o paglalatag, ika nga. No? Kasi ang sinasabi ni Robredo, yung datos na kanyang sinasabi ay masasabing nasa less than 1% lamang yung nasabat ng gobyerno na illegal na droga versus doon sa kabuuang konsumo o consumption ng buong Pilipinas. At ang pinagbabatayan daw niya dyan ay mismong datos mula sa PNP. Kaya niya na-presenta no, na tinatawag niyang failure dahil nga daw less than 1% lamang ng kabuuang konsumo ng bansa. Ganun pa man, sa pahayag naman ng PIDEA, hindi nila direktsang sinagot yan. Basta ang sinasabi nila, ito yung na-accomplish namin. At walang reference dun sa sinasabi ni Robredo na kabuuang konsumo nationwide. Jessica? So, Sandra, in short, same data, magkaiba lang ang interpretasyon ng, ni Vice President Robredo at nung national drug agencies. Si Robredo kasi, no, nung kanyang ipinresenta yan sa media kanina, meron siyang pagbibigay ng emphasis doon sa tinatawag niyang universe. No? Kasi daw, para ma-determine mo ang success ng kampanya kontra droga, bukod sa accomplishment, kailangan maipakita mo rin kung ano ba yung kabuuang sitwasyon sa bansa. At ito raw yung hindi sinasabi, no, sa publiko ng mga law enforcement agencies natin. Katunayan, sabi niya, noon daw sa kanilang pagmi-meeting ay pag sinasabi ng PNP or PIDEA halimbawa na meron sila accomplishment, ang kasunod na tanong niya ay, okay, ganito karami ang nasabat nyo, pero gaano kalaki ba yung kabuuang konsumo? At nagkaroon pa raw, no, na magkakaibang sagot yung mga law enforcement agencies doon sa pagdetermine kung gaano kalaki ba ang konsumo ng mga adik sa buong Pilipinas. No? At yan nga, sabi niya, ang ginamit niyang reference dyan ay yung mismong datos ng PNP. Jessica? Pero klaro, Sandra, na magkaiba talaga ang take ng gobyerno, ng administrasyon at ni Vice President Robredo. Doon pa lang sa kung successful ba o failure itong anti-drugs campaign. Sinasabi ni Vice President Robredo, hindi, palpak yan, dapat itigil na.
Pero sabi naman ng administrasyon, through Secretary Panelo, etc. as of today, hindi, we are successful. So it's parang the same as yung baso ba ay half full o half empty. Oo, Jessica, no? Kasi ang sinasabi ni Robredo, no? Ang kabuang pagtingin niya, no? Sa kampanya kontra droga, dapat itong ipagpatuloy. Pero ang pinapahinto niya, yung Oplan Tokhang. Yung bula naman umpisa, yung talaga yung sinasabi niya, no? Dahil hindi raw maganda yung imahe at tsaka daw nung unang salvo, ika nga nung pagpasok pa lamang ng administrasyon, ay nagkaroon ito ng hindi magandang imahe. Ganun pa man, sinasabi naman ng mga nasa gobyerno, kung ano pa, gano'n pa man kalaki or kaliit yung accomplishment, ay dapat itong tingnan na ito ay accomplishment pa rin. No? At sinasabi nila, pinipresenta nga kanina ng PIDEA, no, na meron silang billions o na halaga ng droga, no, na nasabat. Pero yun nga, sa pagtingin naman ni Robredo, maliit yung halaga na yung kumpara doon sa sinasabi niyang entire universe, no, ng konsumo ng droga sa buong Pilipinas. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.